Ito ang mga ingredients na ating gagamitin. Cornstarch, all-purpose flour, breadcrumbs, paprika, Himalayan salt, ground black pepper, tubig na malamig, at ang sibuyas na puti. Simulan natin sa ating sibuyas. Tanggalin lang natin outer skin niya. Tapos tanggalin natin yung both ends niya. Then yung pangalawang balat, tanggalin ulit natin para lumabas yung white part ng ating white onion. Hiwain na natin ating sibuyas. Cut natin siya into 1/4 inch thick. Gamit yung kutsilyo, i-cut natin siya into 1/4 inch thick. Sa paghihiwa nito, make sure yung ating kutsilyo ay matalim. Baka kasi dumaplis at mahiwa tayo. Cut na rin natin yung pangalawang onion natin. Ganun din gawin natin doon sa isang onion natin. Sunod naman, paghihiwa-hiwalay natin yung rings ng ating onion. Dahan-dahan lang natin i-press para humiwalay yung onion sa kanyang rings. Press lang natin para humiwalay yung rings ng bawat onion. Yan na, nahiwalay na natin yung bawat rings ng onion natin. Tabi lang muna natin to habang prepare natin yung batter ng ating onion rings. Dito gagamit tayo ng bowl para doon natin nahaluin yung ating batter. Tapos ilagay na natin ating cornstarch. Then, isunod naman natin ating all-purpose flour. Pagkatapos ng all-purpose flour, ilagay naman natin Himalayan salt. Then, yung ating paprika. Ilagay na natin yung paprika. Sunod naman natin yung ground black pepper. Tapos gamit ang whisk, haluin lang natin yung ating mga ingredients. Make sure na lahat ng ating mga spices ay na-mix dun sa ating flour mixture para ito kumapit dun sa ating onion rings mamaya. Dahan-dahan natin idadagdag yung cold water doon sa ating flour mixture. Mas mainam kasi kung cold water yung gagamitin natin para mas madaling kumapit doon sa ating onion rings. So dahan-dahan natin ilagay yung tubig doon sa ating flour mixture. Mas maganda nga kung may ice pa yung tubig na ilalagay natin. Pag kasi cold water ang ginamit natin sa ating butter, mas lulutong yung ating onion rings. Same technique sa paggawa ng tempura o sa butter ng tempura ang gagamitin natin dito sa ating onion rings.
At this point, mas palalaputin pa natin yung ating batter. Make sure na walang lumps ng flour dun sa bottom ng ating bowl para ma-maximize natin yung gamit ng ating flour mixture or yung ating batter. Once matapos na natin yung batter ng ating onion rings, i-dip na natin siya dun sa ating batter. Once na matapos na natin ating batter, i-dip na natin yung ating mga onion rings. Gagamit tayo dito ng tong para ma-dip natin sa batter. Then ilagay natin sa breadcrumbs yung onion rings na na-dip natin sa batter. Make sure na coated yung ating onion rings. Gamit ang kamay, ispread lang natin yung ating breadcrumbs dun sa ating onion rings. Then, mag-set aside tayo ng isang lalagyan or plato para doon natin ilagay yung ating mga onion rings. It's best na mag-rest muna yung ating onion rings bago natin iprito. Huwag agad-agad nating ilalagay sa mainit na mantika itong ating onion rings. Let it rest muna. Ito na yung mga na-dip natin na onion rings. Iseset aside muna natin siya while i-prepare natin yung pan for frying. Ito na yung ating pan. Maglalagay tayo ng around 2 cups ng cooking oil. Ngayon, para ma-check natin kung yung ating oil is ready na for frying, maglalagay tayo ng breadcrumbs dun sa ating oil. Pag nagsisizzle na siya, ibig sabihin ready na siya for frying. So ilagay na natin yung ating mga onion rings sa ating kumukulo na mantika. Always sa magandang pagluluto, safety first. So ilagay natin siya isa-isa dun sa ating frying pan. Make sure na hindi siya magkakadikit para mag-expand yung batter ng ating onion rings. Ito mabilis lang tumaluto kaya tingnan nyo yung mabuti. Kung nagbabrown na yung side ng ating onion rings, pwede na natin baliktarin. So isa-isa na natin siyang baliktarin kasi yung side ng ating onion rings ay may brown color na. Kasi habang pinapalamig din natin to, may init pa rin tong ating onion rings kaya tuloy-tuloy pa rin yung pagluto sa kanya. Kaya dapat kunin natin siya in its golden brown state. Dahil by the time na kakainin na natin siya, mas magiging brown pa yung batter ng ating onion rings. At para maiwasan din natin masunog siya. So continuously fry lang natin yung ating onion rings. Ayan, luto na yung ating mga onion rings, kaya hanguin na natin siya doon sa ating frying pan. Medyo padrip pa natin yung mantika niya. Marami kasi ako nakikita sa online na naggagawa ng onion rings pero humihiwala yung coating or yung batter doon sa kanilang onion rings. Make sure na yung pagdinip natin sa batter tsaka sa breadcrumbs, let it rest muna. Hintayin natin na medyo kumapit yung batter doon sa ating onion rings bago natin siya i-fry para hindi siya humiwalay. Pagkahango natin sa ating mga onion rings, ilagay lang natin sa isang plato na may tissue para ma-absorb yung tissue yung excess na mantika. Gawin natin ito doon sa the rest ng ating onion rings.
kung sa tingin natin medyo mabilis uminit yung ating mantika, okay din na gradually hinaan natin or patayin natin para wag masyadong uminit at masunog yung ating onion rings. Para po sa episode na to, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa akin channel. At huwag din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa latest uploads. Ito yung ating ginawang onion rings. Mas masarap to na may kasamang ketchup. Didip natin sa ketchup yung ating onion rings para masubukan natin kung ano lasa. Masarap at malutong siya. Very easy to make. Approved siya. Easy merienda ngayong panahon ng ECQ. I hope nag-enjoy po kayo sa ating niluto. At hanggang sa muli, happy cooking!